Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga ikikilalanin natin si Ichiro Oda at kung paano nga ba umusbong yung creation niya na One Piece. So first, kung hindi nyo pa ako napafollow sa Facebook at Twitter page natin, i-follow nyo na ako dun. Especially sa Twitter guys, dahil mas active nga ako dun. Bali, ilalagay ko na lang yung mga link ng page natin sa description sa baba. So game, umpisa na natin kagad. Bago yan, intro muna tayo. Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. So si Ichiro Oda nga guys e isinilang noong January 1, 1975 at currently e 45 years old na nga siya at isinilang nga siya sa Kumamoto, Japan. So located nga to sa bandang ibabang part ng Japan. Nagsimula nga yung hilig ni Oda sa paggawa niya ng manga or pagdodrawing sa edad niya na 4 na taon. Based nga sa kwento niya una nga daw niyang nakahiligang gumawa ng manga para paglaki nga daw niya ito yung maging trabaho niya. And it turns out na nagkatotoo nga yun. So nung bata nga si Oda marami siyang naging inspiration sa paggawa ng manga at ang isang ang pinakatumatak sa kanya yung Dragon Ball ni Akira Toriyama na hanggang sa ngayon tingin ko dito nag-originate ang lahat ng mga battle scenes na nakikita natin sa manga or in short na adapt ng lahat yung mga battle scenes na meron ang Dragon Ball. So ngayon ang tanong nyo ano namang naging inspiration ni Oda na gumawa ng One Piece na patungkol sa pirata. Bali nakuha nga ni Oda yung inspiration na to sa isang German-Austrian animated series na Vicky the Viking na during sa time ni Oda nung bata siya pinapanood niya. At during 1992 naman kung saan 17 years old na si Oda that time nag-umpisa na nga siyang aksyonan yung pangarap niya na maging isang professional na manga artist. Kaya naman nung nagkaroon yung Shonen Jump ng isang event sumali nga si Oda at nag-submit ng gawa niyang short manga na pinangalanan niyang Wanted. At sa time nga na yun nanalo si Oda ng Tekusa Award in second place. Bali nakatanggap nga si Oda that time ng 1 million yen at yung nag first place naman nakatanggap ng 2 million yen. At dahil sa pagkapanalo na yun ni Oda ayun na nga yung naging stepping stone niya na makapasok sa Shonen Jump. Bali una ngang nagtrabaho si Oda sa Shonen Jump bilang assistant ni Shinobu Kaitani. Kung di nyo siya kilala guys ha, siya ngayon gumawa ng manga na Liar Game. At later in 2010, iginawa ngang movie yan sa Japan. Anyway, nag-continue nga yung pagiging assistant ni Oda sa Shonen Jump. Until 1996 nga, naging assistant naman siya ni Nobuhiro Watsuki, ang gumawa ng Rurouni Kenshin. O mas kilala natin sa tawag na Samurai X. Oo guys, tama kayo ng dinig. Naging part nga rin si Oda sa paggawa ng manga na Samurai X. At during this year din, nag-umpisa na ngang gawin ni Oda yung prototype ng One Piece at pinangalanan niya nga tong Romance Dawn kung saan yung bida nga dito si Luffy at yung kasama naman niyang babae na Hawig Kai Nami pinangalanan niyang Shiroku. Kaso hindi pa nga alam ni Oda yung patutunguhan ng kwento nito sa una kaya nag-release ulit siya ng panibagong prototype na same lang rin sa una. Kaso ginawa naman niyang An yung pangalan ng babae. So dahil sa gustong-gusto nga i-pursue ni Oda yung idea na to na patungkol sa pirata at kay Luffy nagdesisyon siya na mag-quit na bilang assistant ni Nobuhiro Watsuki at pinili niyang mag-focus na lang sa paggawa ng sarili niyang manga. At in 1997 nga, official nang na-release ng Shonen Jump yung chapter 1 ng One Piece. At may title nga to na Romance Dawn. At sa pag-publish nga ng gawa na to ni Oda, kaagad nga tong tinangkilik ng mga tao. In fact, naging top 1 pa nga to sa isang radio poll na ginawa sa Japan. So during this time nga, inaisip nga ni Oda na, aba patok tong ginawa ko ah. Bali nagplano na nga siya kagad at inisip niya na yung ending na itong One Piece at binalak niya nga sa time na yon na tapusin yung One Piece in 5 years. Paalala ko lang guys ha, 1997 pa yun sinabi ni Oda at 2020 na nga ngayon. Anyway, sa sumunod ngang taon na yon during 1998 nag-umpisa na nga yung paglalakbay ni Luffy sa East Blue. At December that year nga pinakilala sa atin ni Oda si Arlong na isang fishman. At dahil sa nakita ng Toei Animation na sobrang lakas at sobrang popular ng One Piece nag-decision sila nagawan ito ng anime version. Kaya in October 1999 unang na-air sa Fuji Network sa Japan yung One Piece. At during sa time na to sa manga nakapasok na nga sila Luffy sa Grand Line at napuntahan na yung unang official na island nila na Cactus Island. Bali ito yung Whiskey Peak Arc guys ha. In fact, naging pangatlo nga tong Whiskey Peak Arc sa may pinakamataas na nabentang manga sa Japan during 1999. Mas mataas nga lang dito yung Detective Conan at yung Samurai X. Bali first time ng One Piece sa time na to na makapasok sa top 3 na may pinakamataas na volume sales. At simula nga dito hindi na sila nalaglag sa top 3 hanggang sa ngayon 2020.
So next year nga, nakapagtala naman sila ng 871,407 na volume sales. At ito naman yung time na naging top seller yung One Piece sa kahit na anong manga sa Japan. At patuloy pa nga rin yung pamamayagpag ng One Piece sa manga. Dahil sa sumunod nga ulit na taon, 1 million copies nga yung nabenta nila. At sa sumunod ulit na taon, ito mataging ting na 2,600,000 copies naman yung naibenta ng One Piece. At sa time nga na to sa manga, nasa Skypiea arc na sila Luffy. At sa taon nga rin na to, unang nag-release ng movie yung One Piece. So dito makikita natin na sobrang lumalawak na yung One Piece. Kasi kahit even movie, meron na yung One Piece, di ba? In fact, meron nga rin naging cosplay event during 2002 Jump Fiesta, yung Shonen Jump. At sa cosplay event nga na to, makikilala ni Oda yung magiging asawa niya. At eto nga si Chiaki Inaba, na gumanap na Nami during sa cosplay event na yon. So kinasal nga si Oda at Inaba in 2004. At during the same year nga rin, na-acquire nga ng 4Kids Entertainment yung One Piece. Balit nina-translate nga nila in English dub yung One Piece. At nirelease nga to sa US, New Zealand, South Africa, Australia at Canada. Kaso yung translation nga na to ng 4Kids Entertainment nag-earn ng maraming criticism sa iba't ibang lugar sa mundo. Kasi halos iniba nga nila yung animation ng One Piece. To the point na yung sigarilyo nga ni Sanji naging lollipop na. Kasi ang reasoning nga ng 4Kids Entertainment that time, mga bata nga yung nanonood sa kanila. Kaya hindi appropriate yung ibang scene ng One Piece. So kahit disappointment nga yung nangyari sa iba't ibang part ng mundo dahil sa translation na to ng 4Kids Entertainment, patuloy pa nga rin yung paglago ng One Piece manga sa Japan sa mga sumunod na taon. In fact, nagtuloy-tuloy nga yung pag-release ng mga volume ng One Piece mula sa Water 7 Arc, Enies Lobby, Thriller Bark, Sabo de Archipelago, Amazon Lily, Impel Down, at in 2009 nga yung Marineford Arc. So masasabi natin yung 2009 nga yung pinaka-climax ng One Piece ni Oda. Dahil pinagsama-sama niya nga dito sa Marineford Arc yung mga karakter sa mga naunang napuntahan nila Luffy tulad nila Crocodile, Buggy at Gecko Moria. At hindi lang yan, dahil in the same year nga rin, nakapag-release nga si Oda ng siyam na movies. Pero halos lahat nga yan, hindi nga gaanong nagka-impact sa mga fans ng One Piece. Hanggang sa na-release nga yung ikasampung movie, kung saan siya mismo yung nagsulat at ito nga yung One Piece Strong World. Bali lumabas nga to sa mga sinihan noong December 12, 2009 and kumita nga yung movie na to sa Japan ng $11.5 million sa unang linggo nito. So to make comparison lang kung gaano ka-impactful yung movie na Strong World, yung time nga na na-release yung Harry Potter and the Half-Blood Prince sa Japan noong 2009, kumita nga ito ng $11.2 million noong unang linggo nito. So halos ka-level ng Strong World yung Harry Potter, di ba? Anyway, in 2013 nga, sinubukan ni Oda na ipush pa yung creation niya na One Piece sa international scene. Dito nga ina-i-publish yung One Piece sa dalawa sa pinakamalalaki at pinakakilalang mga dyaryo sa mundo. At ito nga yung New York Times at China Daily. Makikita nga natin kung gaano kalaki yung ginawang ads ng One Piece sa mga dyaryo na to. Na parang sinasabing, "Hoy, bumili kayo ng manga, sikat kami." Mga ganun. So syempre nagresulta naman yun sa positive feedback dahil in 2014 nga, 11,800,000+ yung nabiling copy ng manga ng One Piece worldwide. So siguro nagtataka kayo ngayon. Iisipin nyo siguro mayaman na yan si Oda kasi patok na patok yung One Piece sa buong mundo, di ba? So currently nga may $200+ million na net worth itong si Ichiro Oda. So siguro wala kayong idea kung gaano kalaki yan, di ba? Bali compare na lang natin yung network niya sa kilala nating lahat na si Manny Pacquiao. As of 2020 nga, ang net worth ni Manny Pacquiao $220 million. Bali isipin nyo na lang na magkasinyaman si Oda at si Pacquiao. Pero yung pera na yan ni Oda halos hindi nga rin niya nagagastos. Dahil sa mga hindi nakakaalam, yung schedule nga ni Oda 7 days a week. At gumigising nga siya ng 5 a.m. at natutulog siya ng 2 a.m. Yes guys, wala nga siyang pahinga. Lately na nga lang siya nagkaroon ng pahinga. Kaya kung mapapansin nyo, kadalasan delay nga yung mga chapter sa manga or delay yung mga episodes sa anime. And as of 2018 nga, nagtala nga yung One Piece ng 400 million copies ng manga na nai-release mula 1997. At nagresulta nga yan sa pagkakaroon ng Guinness World Record ni Oda. Bali yung record nga na to, yung pinakamaraming nai-release na copy ng manga or comics na galing sa iisang author lang. At kung hindi pa kayo nabibilib dyan, currently nga, pangatlo na yung One Piece sa all time na pinakamaraming nai-release na copy ng comics or manga sa mundo. Nasa taas nga lang ng One Piece yung Batman na may posibilidad
City na malalagpasan rin niya ng One Piece next year. At yung Superman na medyo marami-rami pa nga yung kakaining bigas ng One Piece. So all in all, yung creation nga na to ni Oda na One Piece e sobrang maraming sumusubaybay. At lahat nga ng tao e sobrang nahuhook sa series na to. At pag dumating na yung time na maabot na ni Luffy yung pinapangarap niya na maging hari ng mga pirata, I'm sure hindi lang natin makikita yung mga ngiti sa mukha ni Luffy. Dahil I'm sure pati tayong manonood, oo pati ikaw na nanonood ng video na to, mapapangiti rin. Dahil parang nakasama na nga rin natin si Luffy sa paglalakbay niya simula nung una. Kaya ang masasabi ko lang sa nag-create ng One Piece na si Ichiro Oda, napakagaling mo. Dahil marami kang na-inspire na tao sa paggawa mo ng One Piece. At sinacrifice mo yung sarili mong buhay, mapasaya lang kaming taga-subaybay mo. So yan ang buhay ni Ichiro Oda. At kung paano nga ba nag-umpisa yung creation niya na One Piece. So sana na-enjoy nyo tong video natin guys. At kung sakaling nagustuhan mo naman tong napanood mo, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre pindutin mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!